bilin-bili na ng lola. Huwag uminom ng serbesa. Yes! Pero sa Barangay Binicuil, Kabangkalan City, sa Negros Occidental, ang mga residente, maaga pa lang, ito na raw ang tinatagay. Mula nung pinanganak ako, dito na kami umiinom hanggang sa ngayon. Ang mga kalalakihan, matatanda at kahit pa mga bata, yes! Tumutoma na. Cheers! Pero bago kayo mapareact ng very bad, ang kanilang tinutungga, hindi beer, kundi tubig na kulay serbesa. Ang magkakaibigang Raul, Norberto at Bordet, pagpatak ng alak 5 ng hapon, ang tubig na kulay serbesa na kung tawagin nila tubig na pula ang madalas nilang tinutungga. Tagalog. Ito kasi ang ginagawa nilang chaser sa kanilang alak. Pag walang pira, tubig na pula na lang ang iniinom ko. Walang Spanish yun? Ano ba yan? Salod ka lang to. Hindi, magastos. Mineral, bayad ka ba yun? Sinasalok nila ito mula sa 3 magkakahiwalay na gripo. Araw-araw, pila balderito, ang mga residente, kanya-kanyang bit-bit ng malalagyan ng tubig at plastic container. Batlap lang ako, ito na iniinom ko. Ginagamit namin ito sa pagluto, saing, tapos iniinom ng mga bata namin. Si Joanna, madalas daw, happy-happy. Hindi na raw nila kasi kinakailangang magbayad ng buwanang bill sa tubig dahil ang tubig na kulay serbesa, libre. Iniinom naming buong pamilya sa ulo to ng ulam. Sa halip din na bottled water, tubig na kulay serbesa rin daw ang ginagamit ni Joanna sa pagtimpla ng gatas ng kanyang anak. Sa halip na pambili ko ng tubig, pambili ko na lang ng diaper at saka vitamins. At sa tagal ng pag-inom nila sa tubig na ito, wala pa naman daw nagkakasakit sa kanilang pamilya dahil dito. Di sila nagkaroon na sumakit ang tiyan, nagka-LBM at kung ano-ano pa. Ang tubig na pula, ipinangnegosyo rin ang kapitbahay ni na Joanna na si Nanay Elena. Ginawa niya itong yelo at tinawag na yelong pula. 3 piso kada piraso. Yung amponan ko lang 25. Ang tubig dito ay libre. Nakaipon ako, ang kabinta ko. Is 100. Kapag nagtimpla kami ng Diyos, wala rin ng ice. Sobrang komportable po ako, 100%. Kapag nagira kasi yung minimum namin, mabilis kayong mauwaw. Kapag tubig niya pula, mabubusog kami. Ang tubig na kulay serbesa ng Kabangkalan City, nabalitaan ng vlogger na si Bongski Travels. Hello mga lods! Sari kita diri subong sa Barangay Binicuil, kaya itong dilawan, ang tubig na pinasahi. Naghahanap po ako ng magandang content, nakaagaw po sa aking atensyon yung kulang tubig. Di po ako nagdalawang isip na puntaan. Madamo nga lugar sa Pilipinas nga budlay makakuha sa tubig. Apang diri sa Barangay Binicuil, siyudad sa Kabangkalan, ang tubig sa gawak, bastante kag libre. Pero ano nga ba ang lasa ng tubig na pula? Lasang beer din ba? Pag uminom ka ng maraming tubig na pula, parang malasing ka. At meron pa kaming natuklasan. Ang tubig na kulay serbesa, hindi man daw delikadong inumin para sa mga sunog baga. Literal naman daw na nakakasunog. Ang taas lang ng akit ng apoy. Pag binuksan mo, tapos sinindihan mo, ang lakas. Ano bang meron sa tubig na pula? Ligtas ba talaga itong inumin? Ang salak! Nagkakanda kami ng water analysis and then we found out that the result for the water is... Yan ang ating pupulutanin sa aming pagbabalik. Yes! Ang mga residente ng Barangay Binicuil sa Kabangkalan City sa Negros Occidental. Yes! Maaga pa lang ang ninonomo o iniinom na tubig na kulay serbesa. Tagalay. Ang salak! Pag uminom ka ng maraming tubig na pula, parang malasing ka. Pero
lasang serbesa rin ba talaga ito? Masarap, matamis. Hindi naman nakakalasing. Ang tubig na inilalabas ng gripo, hindi lang daw nakapapawi ng uhaw. Nag-aapoy din daw? Sa lalim na higit 100 feet, nadiskubre nilang ang tubig. Dati raw may halong natural gas na nakalilika ng apoy na ginamit noon ng mga residente sa pagluluto. Pag sinindihan ng lighter, yung tubig umaapoy. Kasi flowing dati yan eh. Habang umakit yung tubig, yung bula pumuputok. Yung iba, madaling araw pa, nandun na. Napabarangay ngayon eh, yung mga tao doon dahil sa gulo. Ala! Pinasaya ng kapitan na alisin na lang. Tinanggal talaga. Water na lang. Ang tanong, ligtas ba itong inumin? Nagkakanda kami ng water analysis for water bacteriological testing. Ginagawa namin ito yearly. Kumukuha kami ng sample for water analysis. And then we found out that the result for the water from Barangay Binikwil is negative for E. coli, which means hindi siya contaminated sa fecal coliform. Pwede po siyang mainom. Sa mga baby, siguro, sir, mas safe na mga mineral water. Ang tubig nagkakaroon ng kulay sa iba't ibang dahilan. Pwede siyang may mga minerals. For example, pag ang tubig ay may mataas na concentration ng iron or manganese, nagiging pula yung kulay ng tubig. Pag ito naman ay may concentration ng tannins or dissolved organic matter, nagiging brown po yung kulay ng tubig o yung kulay tsaa o kulay serbesa. Mas maganda ay i-filter natin ito. Iinom pa kasi masarap, libre at safe. Pwede pa i-conduct yung physical and chemical analysis. May plano pa kaming magpapatayo doon sa upper part ng aming barangay. Kasi halos lang mga pangangailangan ng mga tao doon talagang inumin. Sana ang pangakong mabigyan ng ating mga kababayan, lalo na sa mga kanayunan ng libre, ligtas at malinis na tubig inumin, hindi pang usapang lasing lang. Tagalay! Cheers to that! Yeah!